privilegio dato me di tabakan. It's my first time to stand on Thursday praise and worship night. Kulit ko rinon. At pinagubang ipaselfumin na tayo. At ano pa na to? Bugalik. At tumingin po. Para pa rin ang araw pag tayo nagkahiwa-hiwalay, meron po tayong mga... Amen! Amen! Sasabi ko sa mga kung sino man mga pamangkip or sino man dyan na ayan mo. So, sa gabi ito, I would like to acknowledge the presence of the first of all, Spirit. Mga kapatid nandito ngayon. Salamat sa mga salamat sa pastor na ginamit at nagtiwala sa ating kapatid na nag-assign sa akin. Yan kasi ngayon eh. So, nag-book. Ewan ko kung binunod pa ba yung pangalan namin or talagang diktanan ng Holy Spirit. Thank you. At sa naganda na ng video, thank you! Kapatid, at nakalalim ba yan? So, muli ang Panginoon, kami to, hindi na po tayo magpapaligilip. Sabi nga, without further ado, let's start. So, parang may isa, no? May nababasa pa kayo dyan. Maliban kayo, Ruth. Amen. So, ano po yan? Kasi ginanong, inayos ko pa yun kasi para may isa. Amen? So, truth pala yun. Ayan ang ating title for tonight, Stand for Truth. Ito po ay, I'm thinking, nung last week, tinatanong kong sarili ko, ano po maganda sa ating message? Dapat yung napapanahon. Sakto mga kapatid, meron pinapanood sa YouTube, yung sa segment ni Atom Auraulo. Ewan ko kung alam niyo yun. Sa YouTube kasi meron siya ano po na Stand for Truth. Ginagamit ng mga reporters doon, halos hindi ko kilala. Parang mga, kasi mga bata pa, hindi makilala ng mga reporters. Si Atom lang kilala ko doon. At saka si Richard yung, ano nila, yung residence sa Corona. Yun. So, yun po ang nilo kong title. At ating pong five verse for tonight will be found in 1 Corinthians 16, 13 to 14. Dinagdag ko po yung misa. Kailangan po natin, kailangan ko siya idagdag. Pwede po tayong dumayo. Dahil stand for truth, kailangan natin mag-stand. Isan po natin, 1, 2, 3. Stay alert, stand firm in the faith, show courage, be strong, do everything in love. Tayo manalangin, thank you Lord God for this evening, Lord God. Thank you for this wonderful privilege, Lord God, that you, your servant, Lord God, to stand here and preach your word. Let your Holy Spirit dwell among in each and every one of them. We want to cover this place with the blood of Jesus, and no words of the enemy shall prosper in Jesus' name. Hallelujah. But sa manong kami, sa mga kasangin, sa mga kapsa, sa mga kawain, and let your word be put in our hearts, and we will be by it. That's what I say. Just met the name. Amen. Pwede po tayo po. So, 8:20. Ikaw na si Sarut, si Sarut. Ano yung mga kawain. Pero ni-rehearse ko na po ito ng dalawang beses at medyo pasok po tayo sa oras. Glory to God. Ang sabi natin ngayon, trusting the good news in the age of fake news. Mukhang alam niyo na pag-usapan natin po sa gabing ito. At, ayan, yun siya. Nilagay ko ng konting effect talaga. So, sa mundo ngayon, mapapansin natin na halos wala na yata hindi nakakalam ng mga information. Balita. O ano ang tawag yung chismis. Lahat ng bakit ngayon ay nare-reach na ng balita. So, kung meron hindi pa nare-reach siguro, yung less than 5% na lang siguro. At sabi nga diba sa banal na kasulat ng pagwas ng buong daigdig ng buong mundo na nakalaman ng balita. Malapit na. So, medyo malapit na. At sa gabing ito, ang mga balitang ito, ito ang dalawang klase. Isang truth news, tsaka isang fake news. Kung saan natin yung fake news? Ano natin yung truth ay ang ating Bible, ba? Word of God. Yan lang talaga ang masasabi natin, walang bahid na fake yan. Ngayon, sa panahon ngayon kasi, meron tayong mga nabibasa in many ways. Like, isa sa mga fake news na natatandaan ko yung nakarang SEA Games, started SEA Games, na kung saan dinanap sa ating bansang Pilipinas. Kung saan, nag-champion kayo. O, despite of this fake news na
unang araw pa lang, binanata na talaga ang gobyerno. Maalam natin na pang, ano to eh, pang didegrade ng moral ng mga Pilipinas. At the same time, pang, pilit nilang binababa ang imahe ng government natin. Kasi di ba, ang government natin ay talagang malakas. So sa SEA Games na yan, napansin ko lang, at alam nyo na siguro to, itong infamous na kikiham. Diba? Ito raw kasi, isa to sa mga fake news. Why? Kasi ito raw yung binabahagi or pinapakay sa mga athletes pagdating ng grand prize. So kikiham is not actually, hindi siya ano na pagkain. Kumbaga, magandang i-serve. Kasi kikiham is parang street food, right? So, how come na naging ano to? Kasi syempre, sa pagbabasa-basa natin ng mga balita, panunod natin, nalaman ko, especially me, talagang pinapanood ko talaga every moment na nagko-cover ang mga mainstream media. Tungkol sa pagkain nga ba? Ano nga ba pagkain doon sa Atis Village na yan? Tingnan mo, yan bang may kaya? Parang hotel na nga, pagkain ng hotel ng pagkain doon. Ikita natin lang yung arrangement pa lang, ang ganda na. At nabanggit pa nga sa isang website, The Summit Express, delicious 100% halal food offered round the clock. Mga kapatid, at SEA Games at Village. Ba? At nakita yung mga pagkain na yan natin mga first class na talagang chef. Sabi natin, nakatagal. Sino naguguto? So, yan. At yung mga pagkain na ito, hindi siya street food. Ito ay pang world class na pagkain. Amen? So, let's continue. So, mga balitang ito na natatanggap natin ay mostly sa social media. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Diba? Nung muna yan ngayon, sa tingin ko ha, kasi halos that time may mga phones. At ang phones you can bring anywhere. Bring, TV and radio, diba? Makabago yung TV. Sinadyang ko yan. Newspaper! Ayun yung mga dolot-dola natin, yung mga medyo may ano. Yan ang hinig nila yung state yung pag-anap nila. At siyempre yung conventional, traditional way. Fake news. Mga tismosa at siyempre yung matatalo si Moso. Yan, dyan po dumadan ang mga fake news. So let's go deeper about fake news. Sabi po dyan, fake news also known as junk news. What is junk? So the news or hoax news is a form of news consisting of deliberate disinformation or hoaxes spread via traditional news media, kanina, yung TV and radio, or online social media, YouTube. Digital news has brought back and increased the usage of fake news or yellow journalism. Sounds familiar. The news is then often reverberated as misinformation in social media, but occasionally finds its way to the mainstream media as well. Totoo po yan. Kasi lately, noon, talagang pagdating sa PDI Patrol, Bento Oras, sabi nung nakabang ako yun. Hanggang dito. Pero pagdating dito, medyo nag-alangan ako sa TV Patrol. Pinapanood ko na lang Bento Patrol. Pero may mga, sometimes somehow, ma-feel natin yung balita, parang may mali. We're not perfect to judge, but parang may mali. So minsan, nakalabalita lalo tumatama yung loob ko. Kasi aside from sometimes sad news, disaster news, meron bang talagang may mali eh. Parang ganun tayo, diba? So I hope you agree with me with that. So by definition, fake news is a neologism. Neologism means from the Greek word neologos. Neo means new and logos means word, spoken word. So neologos. Yan, medyo mag-neologos. Greek word siya. Then, often used to refer to fabricated news. Yan yung pinaka-English meaning na definition of fake news. Fabricated news. Yan, luto. This type of news found in traditional news, social media, or fake news websites has no basis in fact, but is presented as being factually accurate. Minsan, akala na, minsan, pre-represent siya as accurate pa. Kaya talagang naka, di ba, naka-basahin, naka-inggan yung basahin, naka-inggan yung panoorin. Pag natapos mo, sometimes, nasa gitna pa lang, pag na-sense mo na, ay, mali, hindi ito. Yes, ito na tayo dyan. Thank you. So, ang tanong, how can we avoid getting caught up in a fake news? So, mga kapatid, here are some things we all can do as a Christian. As a Christian. Diba? In Christian way. Bali, kumuha po ako ng tatlong points.
kasi parang medyo marami yan. Kumala po tatlong points para ibahagi sa kami ito. Amen? First, never share what you cannot verify. Amen. Sabi, fake stuff is not hard to find. Yes, it's important. But it's important to remember that it's just as easy to find true reports as it is fake reports. So, if you see a claim in an article, check it out. Do not share something you only find in offbeat sources. Ano yung mga offbeat sources? Share ni Poncio Pilato, yung ganitong ano. E sino ba siya? Alamin natin, kung yan ay galing sa tabi-tabi, huwag kagad tayo maniniwala. Check out some mainstream sources like the TV and radio. Napapansin mo sa mga, especially sa Americans, pag, di ba, sa mga movies, pag meron silang nabalita ang tumutok ng vulkan, buktan ka ganila yung TV. Dahil huwag kayo makikinig sa radio pag walang TV. Para, sa ngayon, you may not, yun nga, you may not trust mainstream sources, gaya ng nabalit ko kanina, kahit mainstream sources at medyo ng mga iba din na ano eh. But they are a great way to verify if something is a true story. Kaya paano kasi, pag-isipin din mainstream sources, dumadan kaya paano ini-edit yan na parang dino-double check yan bago i-report. So mas okay pa yan kaysa sa YouTube, Facebook na kahit sinuwi. Kahit dyan nasa tabi-tabi, mag-invento, may picture yan. Yun na yun. So medyo alangan yun. So remember ha, never share what you cannot verify. First thing. Second thing, guard your integrity. Anong integrity na ito? Pagiging being honest, being trustworthy. We are people of truth. Amen? Pakisabi sa katabi mo. We are people of truth. Hallelujah. When people of truth participate in sharing false information, we do not just do injury to the person and the process, but we also injure our personal reputation and esteem. When we are gullible, gullible means yun nga, easily deceived. Yun po ang term doon kanina. Easily deceived, madaling maniwala. When we are gullible, we hurt the team of people called believers. O ka naman. Ayaw kakapaniwala mo, kakapaniwala mo. Nagadamay tuloy ang buong church. Ang buong ano, di ba? Dahil sa kakapatol mo sa ganung balita. Pinatulang ka agad. O, tumagutin ka. In fact, you make the team look silly. Katawa-tawa when you post false information. So, guard your integrity, mga kapatid. Be honest. Diba? Be honest tayo pagdating sa sharing of news. Three. Ay, wala pa muna. Dali yan. We are supposed to be the people who inform the world that the truth sets us free. How can we successfully offer freedom through truth when we are bound to untrue stories plastered all over our social media page, like in our Facebook account, Twitter account? The information you share reveals your heart. Totoo po yan. Be careful with that. Amen. Kung ano yung sinishare mo, yun ang laman ng puso. I believe it. Diba? Ito medyo mahirap. Apologize if you're a part of the problem. So mga kapatid, once na nagkamali tayo, apologize tayo. Kasi minsan napipindot natin minsan yung post kagad without further ano pa, investigation or further ano pa, checking. So if you shared something and then found out it was a hoax or fake news, apologize for being part of the problem. Don't justify your gullibility by saying, well, it could have been true, pwedeng totoo, pero yun yung well, or something like it happened. Nga na eh, nangipagmina nga ni ganyan, kay Pinosco. Own your gullibility. Ikaw, akuin mo yun. Huwag ka manisi, huwag ka magtulo dito, point to the east and point to the west. Being people of the truth means that we clear up what we mess up. Intindihan mo natin. Kung meron tayong nagawang pagkakamali, clear up. Kasi mali natin yan eh. Alam nga naman si ano mag-clear up para sa'yo. No. It's by our own. Diba? Apologizing helps prepare you to be more careful the next time around. Making things right also lets people know that the truth matters to you more than sensationalism. Yan nga po kanina. Kaya gustong may i-post, hala, bira. Post ka agad. Hindi na nag-isip. Yung mga kapatid, minsan, sa pag-upload ko ng mga photos at everything, sa pahensya na sa mga talaga. Sasabi nila, ang tagal mo rin upload, sa taon niya bago may upload. Kahit sa akin. Kasi, one time yata parang instances. Kasi 2019 eh. December, di ba? 2019, 2020, January. Sa taon! Sabi niya, nagkaya mo rin upload. Wala akong pasok ano. Hindi ako hindi siya nila. Hindi po ako pumasok. Wala pa yung sabagka. Pero hindi ko pinagandaan ng... Hindi, sabi ko kay Lord, I want to be ready. So, nagpapos na. So, balik tayo sa posting.
meron kasi tayong pinapost na sometimes foul, abusive sa ibang kapasit. Minsan iisip tayo, okay lang ito. Sa atin, eh, sa iba. Lalo pag may, di ba, medyo higher also, higher, ano sa ating dito sa church, mag-question. So, ingat-ingat sa post, kung basta post ng post, nag-post ka, ito yung ganito mo. Yung foul yun. Kaya, hello? Asa na tayo? Okay, people appreciate that and that is good for your witness. Diba? Yeah. So, ingat po tayo sa pag-post. Be responsible, ikaw nga. Okay, ang IFLA or yung International Federation of Library Associations and Institutions. Ito yung sa ano po yan, sa Netherlands. It was registered in 1971 but founded in Scotland in 1927. Hindi ko yan yung research. At naglabas po sila ng guidelines. Pwede niyo po siyang i-check sa online, no? Sa internet. About how to spot fake news. So, pwede po natin itong basahin kasi kung actually pwede rin siyang part ng aking ano. Actual part siya. Kaya lang, hindi ko na ano. Kasi 2, 4, 6, 8. Walo yan. Medyo mahaba siya. So, ang, at saka yung kinuha ko po yung inakristyon namin, di ba? So, yun, pangkalatan to. Anyone can read this without any, without, alam nyo yun, yung, they can read. They can just add their information regarding how to spot the fake news. Amen? Amen. So, the growing problem of fake news gives pastors and church leaders a great opportunity to teach and challenge Christians to be more discerning about the stories they consume. What we are talking about is helping people think more critically about the world which we live. Kasi ngayon talaga mga kapatid na po, salamat at meron tayong mga pastors, mga elders na tumutulong sa atin when it comes to analyzing situations. Diba? Situations where sometimes yun na po, mali yung pagkakaintindi natin. So, salamat meron tayong mga pastors na nagagabay sa atin, mga leaders. Praise the Lord. The fact that we are known as believers tells us how much our identity is tied up in accepting things others do not. May mga bagay na iba, alam natin katanggap-tanggap pero sa iba ayaw nilang tanggapin. Especially the truth. Especially yung ano natin, yung ginagawa natin. Kung evangelize tayo, minsan nire-reject tayo. Because it don't matulog the truth. Diba? We are banking our eternity on what we believe. But with our faith comes responsibility. Pakisabi sa katabi mo. Our faith comes with responsibility. Being believer, may responsibility po tayo. Yes. May responsibility po tayo ng ikalat yung mabuting balita. And not fake. Now, in a rising tide of fake news. Okay, out na mga kapatid. Out na. In a rising tide of fake news, what can we do to not become part of the destructive flood that is washing away decency and sensibility in our culture? Mga kapatid, sabi po ng Philippians 4:8, pinin ako sa finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's any moral excellence and if there's any praise, dwell in these things. Amen. Kalimutan natin palagpakan. Ito dapat ang taglay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya tingnan mo, bilangin talaga yung brothers and sisters. Diba? Bawat isa sa atin, tanda natin itong Philippians 4:8 na ito. Magandang isama natin ito sa ating pamumuhay. Diba? Hindi lang tayo basta-basta pipik ng mga information regarding what it is. Napag-ipik natin yung mga truth. Ang truth. Ang salain natin. I-filter natin. Amen. Conclusion. May filter pa na. Kasi, diba? Eh, sabi ko sa inyo, rehearse ko yan. Sabi ko dapat pasok sa... Pitin ba? Talon natin ng konti. Hindi, kain muna tayo. Tapos conclusion. Okay lang yun. Pero naman tayo ano eh. Balikan lang natin yan later. Okay. The search for truth is an inherent part of human nature. Pag na yan ang human. Ang maghanap ng katotohanan. Sino? Hindi na ama ng bata. Jesus. But it's also something that's a lot of conflict at this point.
People fail to remember that there isn't an absolute truth that is valid for everyone at all times. Hindi lahat gusto ang truth. X, for a healthy and stressed life range. It is best to assume that people we interact with are trustworthy and sincere. As much good faith as we would have, we should not forget to always verify facts and ask for second opinions. Para si Brother Ramil. To make sure that the truth we hear is not a prefabricated, intelligent lie. Okay, mga kapatid, please, always stand for truth. Bagamat may sinabi message, Lord, tuloy na Lord God that you, masagin you reveal us to Lord God, what we should do in our lives as a Christian, Lord God. We should have a responsibility, Lord God, to share the truth and not the fake news, Panginoon God. Thank you, Lord God, for this wonderful evening. Thank you for using me at your mouth this evening, Lord God, to share your words. Nawa pa yung God ang mga aming po napag-aralan sa Lord God ay tumi mo sa puso, may sa pamuhay po namin, Lord God, so that Lord God will know that we are your children. Salamat pa yung God, praying ka in Jesus' name. Amen.